지 비송어 띵아리엇 마누누보스 알렐루야. 사 ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng
Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo,
Yan ang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo, liban na lamang kung kayo sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa aking mga kasalanan bilang katuparan na nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa may, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin?
Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga pinagagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago Minore. Napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo ang pag-uusap ng ating Panginoong Hesus at ni Felipe, kung saan sinabi ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Hesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama." Mas matagal nating nakakasama ang isang tao, mas malalim ang ating pagkakakilala sa Kanya. Mas marami tayong nalalaman tungkol sa Kanyang pagkatao. Nalalaman natin kung ano ang gusto at ayaw Niya. Nalalaman natin kung ano ang Kanyang paboritong pagkain. Nalalaman natin kung ano ang Kanyang kalakasan at ang Kanyang kahinaan. Kahit nga hindi nagsasalita, body movement lang o facial expression lang, alam natin kung ano ang ibig sabihin. Alam natin kung may nararamdaman. Alam natin kung pagod sa tingin pa lang. At kung minsan kahit sa amoy, malayo pa lang amoy mo na. Ilala, yung mga may putok. Ganun tayo nakakakilala sa ating kapwa. Mas matagal na pagsasama, mas malalim ang pagkakakilala. Maliban na lamang kung hindi natin sinubukang kilalanin o ang isang tao. Maliban na lamang kung hindi tayo naglaan ng panahon para makilala natin sila. Halimbawa sa trabaho, matagal nang magkakasama sa trabaho, pero hindi kilala ang katrabaho. Yung iba, alam lamang pangalan at apelido, hanggang dun lang. Yung iba nga, hindi pa alam ang pangalan o apelido, palayaw lang. Sapagkat hindi nagkaroon ng mas malalim na pagkakakilala sa katrabaho. At mas nakakalungkot, mga minamahal ko, mga kapatid, kapag ang nagsabi ang isang magulang na parang hindi ko nakilala ang aking anak. Kung minsan may maririnig tayong mga magulang nagsasabi niyan, parang hindi na kita kilala. Bakit kaya? Siguro wala na kayong panahon na magkasama ng iyong anak. Siguro nagkakasama kayo, pero hindi naman nag-uusap. Walang banding. Kaya lumilipas yung panahon. Pero para bang hindi kayo magkakilala. Kahit nakatira sa isang bahay, parang hindi kilala. Mas kilala pa ng ibang tao ang sarili mong kadugo, ang sarili mong kapamilya, ang iyong kasama.
Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Matagal na ninyo akong kasama, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang salitang ito ng ating Panginoong Jesus ay parang sinasabi din sa bawat isa sa atin, ang tagal mo ng binyagan, ang tagal mo ng katoliko, ang tagal mo ng mananampalataya, ang tagal mo ng naglilingkod sa simbahan, pero parang bakit hindi mo pa rin ako nakikilala? Parang kulang pa rin ang pananalig mo sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin lubos na nagtitiwala sa akin. Ito yung mga minamahal ko, mga kapatid, ang magandang tanungin din natin yung ating sarili. Kung tayo matagal na sa ating pananampalataya, ganun na rin ba kalaki yung ating pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus? Ganun na rin kaya kalaki yung ating pagtitiwala sa Kanya? Baka kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ganun kalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Nandoon pa rin tayo sa pagdarasal lang lip service, pero wala sa puso. Mga panlabas pa rin na gawain, pero hindi pa rin lumalalim yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, we pray that our relationship with Jesus become more personal and transforming upang mas makasunod tayo, mas makilala, at mas mahalin natin ang ating Panginoong Jesus. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Sabi nga niya, di ba, sa ating Ebanghelyo, gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Apostol San Felipe at Santiago, ipanalangin niyo kami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga pastol ay saligad katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit.
Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kayang lumhot, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo,
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, aturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang lambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsilapit ng sama-sama, magbuklod sa pag-ibig niya. Ang hidwan ang naisip at sinta at kapayapaan sa nalisay na pagmamahal naroon ang Diyos na nananahan sa pag-ibig at pagmamahal naroon ang Diyos
mananalangin. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa nina Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pjeltsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyong pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng Diomne Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaaring benta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating mga Pio Osteria ay mahigpit tayong pinapalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa loob ng Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na may nagamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdala ng panyong puting panyo at kandila. Kayo pong lahat inaanyayahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarin ni Padre Pio, ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga station sa biligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahaya Kanyang pagkalinga at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kapayapaan.